Kay Soto, parang spaghetting pababa na ngayon ang kanyang stats sa bilig. At Justin Brownlee, ayaw makalaban ng mga team sa PBA. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, kay Soto, binangko ng kanyang coach sa nakarang laban nito against Ibaraki Robots, 95-94 final score. Dito ay naging exciting ang mga huling segundo ng laro matapos ang dikit na laban. Dito ay gumawa lamang si kay Soto ng 10 points at 1 rebound. Yes sir, isang rebound lang para sa pinakamalaking tao sa loob ng court. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng puntos ni kay Soto sa mga nakaraang games. Matapos ang impressive na 28 points game nito, ay bigla na lang bumulusok pababa ang stats nito sa mga sumunod na tatlong laro, na nakakuha lamang ng 11 points sa sunod na laro, at ngayon ay 10 puntos lamang sa huling dalawang laro nito. Kaya pansin ng nakakarami ay parang bumalik na naman sa dati niyang laro itong si Kai, na tinatamad kapag hindi napapasahan. Kaya pati pag-rebound nito ay apektado dahil ayaw makipagpatayan para kumuha ng rebounds. Sinabi pa ng mga netizens na baka wala nang magka-interest pang kumuha dito kay Kai na NBA team. At puro pambubudo lang daw mga vlogger nito na meron daw agent na gusto kumuha dito. Pero wala naman daw ebidensya na nagpapatunay. Pero sa ngayon ay abang-abang pa rin tayo sa mga susunod na laro ni Kai kung makaka-bounce back nga ito sa kanyang masamang performance. Sa ibang update naman ay sinabi ni Justin Brownlee na mahirap para sa kanya na makalaban ang isa sa mga PBA team kung magkakaroon ito ng pagkakataon. Sinabi nito na matapos makaabate sa second round ang kanyang team na Pelita Jaya sa Basketball Champions League. Ayon pa kay Brownlee ay dahil sa dami ng nagmamahal sa kanya sa Pilipinas ay mahirap nga ito para sa kanya. Pero at the same time daw ay no matter daw kung sino ang makakalaban niya dahil siguradong masaya daw yun pag nangyari yun. Pero para sa kanya ay ayaw daw niya talaga na makalaban ang isa sa mga PBA teams. Sobrang saya daw niya dahil may ganitong liga sa Asia na BCL dahil hindi local team ang makakalaban niya kundi iba't ibang club team sa buong Asia. Score si Brownlee ng 18 points at 6 rebounds sa kanyang huling laro at na-sweep nila ang kanilang tatlong games. At dahil pasok na sila sa second round ay may chance talaga na makaharap niya ang isa sa mga PBA teams. Sa June ay babalik naman si Brownlee sa Pilipinas para paghandaan naman ang Olympic qualifying tournament sa July. Sa tingin nyo guys, pag nagharap ba ang Ginebra at ang team ni Brownlee, sino kaya ang mananalo? Tungkol naman kay Kai Soto ay may pag-asa ba na makapaglaro ito sa NBA kahit bumaba na ang kanyang performance sa bilig? Mag-comment lang sa baba kung ano masabi nyo tungkol dito. Salamat sa panonood. Peace!